Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala na dapat igalang ng bawat isa. Pero hindi lahat ay nagkakaintindihan, lalo na kung magkaiba ng pananaw sa buhay. Dear Papa Dudut, may kanya-kanyang pananaw sa buhay ang bawat tao at minsan ay nakakainis, lalo na kapag hindi natin naiintindihan ang pinaniniwalaan nila. At mas nakakainis kung pati ang taong mahal natin ay taliwas ang pananaw mula sa atin. Malilito tayo kung ano ang dapat nating sundin. Ang puso nating nagmamahal o ang isip nating nahihirapan ng intindihin siya. Papadudod, ako po si Eric, 36 years old, taga Zamboanga at nagtatrabaho bilang head security sa isang agency dito sa Maynila. Matagal niyo na po akong tagapakinig, Papa Dudut, dahil hindi naman bawal sa trabaho namin ang mag-internet. Palagi po akong nakikinig sa inyong YouTube channel. Kaya naman naisipan ko na ibahagi rin ang isang parte ng aking kwento ng buhay sa inyong channel. Alam ko kasi na pwedeng makapagbigay aral sa mga kastorya natin na nakikinig ngayon ang aking kwento. Mahigit 10 taon na akong nagtatrabaho bilang security guard, Papa Dudut. Nakakuha na nga ako ng sarili kong bahay dito sa Maynila. Matagal na rin po akong namumuhay ng mag-isa dahil wala na akong mga magulang. Lahat din ng mga kapatid ko sa probinsya ay may kanya-kanya ng pamilya. Ako na lang ang naiwan na wala pang asawa at anak. At sa totoo lang, Papa Dudut, ay medyo nakaka-pressure ang mga tuksuhan ng pag-aasawa kapag lumalampas ka na sa edad na 30. At hindi ko alam kung ang pressure ba na yon ang nagtulak sa akin para makipagkilala sa isang babae na nakasama ko sa isang fun run na ginanap dito lang din sa Maynila. Mahilig kasi talaga akong sumali sa mga ganong activity. Paraan ko na rin yon para ma-maintain ko ang pagiging fit ng katawan ko. At ang fun run na yon ang isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutan sa lahat. Bago pa man magsimula ang takbuhan ay napansin ko na ang isang maliit na cute na babae na nagpapa-register. Halos hindi na nga naalis ang tingin ko sa kanya hanggang sa magsimula at matapos ang fun run. Ewan ko ba? Parang bigla na lamang akong na-love at first sight sa kanya. Kaya naman nang matapos ang event at nagkanya-kanya na kami ng ayos ng gamit ay naglakas loob na akong lapitan siya at alukin ang tubig. Noong umpisa ay ayaw niya pang tanggapin yon. Pero sinabi ko na bago ang bottled water na yon at nakuha ko mula sa lamesa ng event organizer. Ilang pambobola pang ginawa ko bago niya tuluyang kinuha mula sa akin ang inalokon na bot. Matanong ko lang, ganyan ka ba talaga dumiskarte sa mga babae? Bukod sa bulero ka na, masyado ka pang mabilis pumorma. Nakangiting wika ni Charm nang bigyan ko siya ng isang hugot line kanina. Hindi ah. Kinakabahan pa nga ako nito eh. Kinakabahan ako kasi baka sa halip na inumin mo ang tubig sa bote na ibinigay ko, eh bigla mo na lang ibuhos yan sa ulo ko at mukha ko. Kaya thank you ha, kasi hindi mo ko sinupladahan o tinarayan. Natatawa na rin. Eh bakit ko naman susupladahan ang lalaking nagligtas sa akin mula sa munti ko ng pagka-collapse dahil sa uhaw? Natatawang sabi pa niya. O akala ko ba eh kaya mong tumakbo pabalik sa pinanggalingan natin? Pero kung gagawin mo talaga yung pagtakbo na yon, willing naman akong sabayan ka kahit na ilang beses pa o gaano man kalayo. Saka huwag ka mag-alala. Handa naman akong saluhin ka kapag nahimatay ka na sa pagod. Nakangiting banat ko pa. Grabe ka rin talagang bumanat no? Ang dami mong baon ha? Turan niya. Hindi naman masyado. Sige, seryoso na. Ako nga pala si Eric. Ikaw, anong pangalan mo? Sa wakas ay tanong ko. Charm, ang magbibigay ng tamis sa buhay mo. O akala mo ikaw lang ang marunong bumanat ha? Natatawang tugon niya.
Ibang klase yun ha. Simple lang pero tagos na kagad dito sa puso ko. Nice to meet you, Charm. Sana hindi ka naumay sa mga baong kong banat kasi ang tagal ko talagang inipon at tinago yun. Ang wika ko pa. Hindi naman, natuwa nga ako sa iyo kasi ang natanggal mo ang pagod ko sa fun run na ito. Kaya nice to meet you din, Eric. Tugon naman niya. Papa Dudut, sa totoo lang ay medyo mahiyain talaga ako pagdating sa mga babae. Hindi ko nga alam kung saan ko nakuha ang mga hugot na binato ko kay Charm noong araw na nagkakilala kami. Pero ganun pa man ay hindi naman nasayang ang lahat dahil nagkapalitan kami ng cellphone number bago matapos ang fun run na yon. Naging madalas din ang pagte-text at pag-uusap namin sa tawag ni Charm. Hanggang sa muli kami magkita, hindi kung hindi para maglakad-lakad habang nagpapalitan kami ng mga kwento ng buhay namin. Hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy pa, Papa Dudut. Ramdam ko naman na gusto ko talaga siya kaya sinabi ko kaagad sa kanya ang nararamdaman ko. At pumayag naman siya na ligawan ko siya. Nang maging kami na nga ni Charm ay tinodo ko na ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Alam ko na mahal niya rin ako lalo na nang pumayag siya na magsama na kami sa bahay ko. Naniniwala kasi ako na mas makikilala mo ang isang tao kung magsasama kayo sa iisang bubong. Wala namang masyadong nagbago sa ugali niya at pakiramdam ko pa nga ay mas minahal namin ang isa't isa. Wala nang magkasama kami, Papa Dudut. Ay, nakakapagod talagang mamalengke. Kaunti na nga lang tong mga pinamili natin, grabe pa rin ang tagaktak ng pawis ko. Ang wika ni Charm nang makapasok kami sa loob ng bahay. Galing kasi kami ng palengke ng araw na yon, Papa Dudut. Sinabi mo pa, ang init kasi ngayon eh, tapos ang dami pang tao sa palengke. Ang sabi ko naman. Salamat babe ha. Kasi kahit puyat ka sa duty mo kagabi, ginawa mo pa rin samahan akong mamalengke ngayong umaga. Sabi ni Charm nang mailapag na namin ang mga pinamalengke namin sa lamesa. Naku, wala yun. Alam ko rin kasi na kapag ganitong araw ng Sabado, mas marami kang kasabayan na mamili sa palengke kaya mas nakakapagod talaga. Tugon ko naman. Kaya nga naparami itong pinamili ko ngayon eh. Kasi alam ko na may tagabuhat ako ng mga bibilhin kong gulay at isda. O siya, magpahinga ka na muna kasi mahigit 24 hours ka ng gising. Suggestion pa ni Charm. Nawala na rin naman ang antok ko kaya siguro maglalaba na lang muna ako. Tugon ko. Ano ka ba? Ako na maglalaba. Ako naman ang nakatoka ngayon eh. Giit naman niya. O sige, ako na lang maglilinis itong mga isdang binili natin. Isasama ko na rin itong mga gulay. Suggestion ko na ulit na sinangayunan pa ni Charm. Papa Dudut, wala po talaga kaming halos hindi na pagkakasunduan ng partner kong si Charm. Bukod kasi sa hobby namin na pagtakbo ay pareho din kaming mahilig umakyat ng bundok at mag-beach. Kahit nga magkasama na kami sa bahay ay nag-out of town pa rin kaming dalawa para magbakasyon. Iba pa rin kasi yung nagkakasama kami sa ibang lugar. Dahil nabibigyan ito ng excitement ang relasyon naming dalawa. Hindi kasi pwede na palagi lang kaming sumusunod sa routine ng buhay namin. Alam ko na pwedeng maging dahilan yon para maging boring na ang relasyon namin. Mabilis kasing nagkakasawaan ang dalawang tao na palaging magkasama. Kaya palagi kaming may activity para makapag-bonding o mabigyan ng thrill ang relasyon naming dalawa. At sa dalawang taon na pagsasama namin ay bibihira talaga kaming mag-away. Mas understanding din kasi siya kumpara sa akin, Papa Dudut. Kapag minsan ay nadadala ko ang init ng ulo ko sa bahay dahil sa trabaho ko ay alam na kagad ni Charm ang paglalambing na dapat niyang gawin para mawala yon. Kaya nga nakikita ko na talaga noon na si Charm bilang babae na gusto kong makasama sa panghabang buhay.
Papa Dudut, naging swabe ang lahat sa relasyon namin ni Charm. May konting pagtatalo paminsan-minsan na hindi naman maiiwasan. Pero madalas ay masaya kaming magkasama. Lalo na at isang beses sa dalawang buwan ay palagi kaming naka 1 week leave sa trabaho para magbakasyon at magpakasaya na magkasama. Sinisigurado namin na sa bawat oras na magkasama kami ay mahal na mahal namin ang isa't isa. Alos lahat na nga ng magandang bagay ay nasa relasyon namin ni Charm, Papa Dudut. Nagsasama kami sa isang maayos na bahay. Pareho kaming may maayos na trabaho at tanggap na rin ako ng pamilya ni Charm. Tinutokso na nga nila na magpakasal na kami ni Charm dahil nasa tamang edad na raw kami. Pero syempre ayoko naman siyang i-pressure lalo na at hindi hamak na mas bata siya sa akin ng 5 taon. Alam ko naman na ini-enjoy niya ang masayang pagsasama naming dalawa. At gusto ko na pareho na kaming handa kapag lumagay na kami sa tahimik na buhay bilang totoong mag-asawa. Kaya lang, Papa Dudut, ay nagsimulang magbago ang lahat mula nang malaman ko na nagpa-convert na pala sa ibang relihiyon ang partner ko. Nahikayat daw siya ng isang katrabaho niya na magpa-convert. Hindi naman sarado ang isip ko at totoong malawak ang pangunawa ko, Papa Dudut. Kahit nakakagulat talaga ay tinanggap ko ang naging desisyon niya na magpalipat ng relihiyon. Nasa totoo lang ay hindi ko masyadong pinaniniwalaan. Nagsimula ang lahat nang mapansin ko na masyado nang kinakain ng mga ka-church mate niya sa mga activity nila ang oras niya. Kapag wala siyang pasok sa trabaho ay palagi siyang nandoon sa simbahan o kaya ay sa bahay ng ka-church mate niya kung saan ay ginaganap ang misa. Ayos lang naman sa akin kung maging busy siya sa mga ganong bagay. Ang kinakainis ko lamang ay nakakalimutan niya ang espesyal na mga araw sa buhay naming dalawa. Babe, huwag ka na magtampo. Ngayon lang naman hindi matutuloy ang lakad natin ang dahil sa akin eh. Sorry na please. Paglalambing sa akin ni Charm. May bakasyon kasi dapat kami sa susunod na linggo na wala sa isip niya. Nakapag-commit na raw siya para sa church. Hi, mabuti na lang at hindi pa ako nakakapagpabook doon sa beach resort. Yung sinasabi ko sa iyo na matagal ko nang gustong puntahan kasama ka, nangihinayang na wika ko. Basta babawi talaga ako sa iyo, babe, promise, ang wika niya. Sabi mo yan ha, pero babe, hindi ba 2 buwan ka pa lang naman sa religion na yon? Eh bakit parang ang dami mo nang ginagawa? Ang ibig kong sabihin ay napansin ko kasi na minsan 2 o 3 beses kang umaattend ng church service ninyo, pag-uusisa ko. Ah, hindi naman palaging church service ang pinupunta ko sa simbahan namin. Madalas kasi ay may Bible study rin kami. Alam mo babe, ang laki ng natulong nun sa akin dahil sa pastor at mga ka-churchmate ko. Pakiramdam ko ay lalo akong napalapit sa Diyos. Saka ang dami kong pinaniniwalaan dati na akala ko ay mali pero tama pala. Tapos yung inaakala kong tama, yun naman pala ang mali. Kaya nga hindi ako nagsisisi na nagpa-convert ako ng relihiyon. Pagkukwento pa niya. Mukhang okay nga talaga sa iyo ang resulta ng pagpapa-convert mo dyan. Pansin ko naman. Okay na okay talaga babe kasi ang dami talagang nagbago sa pananaw ko. Eh teka, gusto mo bang sumama at makinig sa Bible study namin? Tamang-tama kasi malapit lang ang bahay na nakaschedule para sa Bible study bukas. Ipapakilala na rin kita sa mga churchmate ko. Pag-anyaya niya sa akin. Ah, hindi na babe. Ayos lang ako. Siguro sa ibang araw na lang. Kaagad na tanggi ko. Sige babe, basta sabihan mo lang ako ha. Sigurado ko na marami rin magbabago sa paniniwala mo. Yun kasi ang nangyari sa akin. Mula nang makilala ko sila at ang simbahan namin, pakiramdam ko talaga ay mas napalapit ako sa Diyos.
at sa kaligtasan ng mundo sa oras na magunaw na ito. Basta maintindihan mo lahat ng sinasabi ko kapag sumama ka na sa akin, ang wika pa niya. Papadudot, mula nga po nang magpa-convert sa ibang relihiyon si Charm ay unti-unti na siyang nagbago. Una na nga po doon ay yung nawawala na sa isip niya ang matagal na naming mga plano para sa aming dalawa. Kumbagay, hindi na ako ang nagiging priority niya. Wala naman pong problema na makalimot siya paminsan-minsan sa mga lakad namin. Kaya nga lang ay madalas talaga ay inuuna niya mga gawain nila sa church kesa sa aming dalawa. Hindi ko alam kung naninibago lang ba ako dahil nasanay ako na sa aming dalawa lang halos umiikot ang mundo namin. O sadyang unti-unti ay lumalaki talaga ang pagbabago kay Charm. May ilang beses niya rin akong niyaya na umattend ng church service nila na palagi kong tinatanggihan, Papadudut. Inamin ko na hindi ako pala simba na tao pero marunong naman akong magdasal para humingi ng tawad o magpasalamat. At naniniwala ako na hindi ko kailangang sumapi sa isang relihiyon na hindi ko naman masyadong pinaniniwalaan para lamang mailigtas mula sa sinasabi nilang paggunaw ng mundo. At nang minsang pagtalunan namin yun ni Char, may sinabi ko sa kanya na iwasan na lang naming pag-usapan sa bahay ang kahit na anong tungkol sa relihiyon. Pumayag naman siya dahil ayaw niya rin daw na nagtatalo kaming dalawa. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin, Papadudut. Ang pag-attend ng church service nila at Bible study, okay na yung sinasarili na lamang niya ang pananaw at paniniwala ng relihiyon nila. Basta pagdating sa bahay ay tungkol lamang sa aming dalawa ang pag-uusapan namin. Pero nagulat na lamang ako ng isang umaga ay maabutan ko ang bahay namin na napakaraming tao sa loob. At ni isa ay wala akong kilala maliban sa girlfriend ko. Mga nakaputi pa sila na sabay-sabay na kumakanta o parang orasyon sa pandinig ko. Kaya pasimple ko siyang tinawag at pinalapit sa akin kasi nahihiya akong pumasok sa sarili kong pamamahay. Nang makalapit si Char, may sinabi niya na may problema daw sa bahay ng churchmate niya kung saan sila dapat magba-Bible study kaya doon nila ginanap sa bahay namin. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na may pagganito ka pala ngayon dito sa bahay? Akala ko tuloy kung anong meron dito kasi parang may burol. Gulat na wika ko. Grabe ka naman, burol talaga. Pero pasensya ka na talaga, babe, ha? Biglaan din kasi ito eh. Kanina lang namin na pag-usapan kaya hindi na kita na-text. Pero kung gusto mo, sige, paalisin ko na lang sila para makapagpahinga ka na. Sasabihin ko sa kanila na doon na lang kami sa maliit na bahay ng churchmate namin. Malungkot na sabi pa ni Charm. Wag na, babe. Ayos lang sa akin ang lahat. Hayaan mo na sila. Wika ko kahit na hindi talaga ayos sa akin ang mga nangyayari na yon. Talaga bang okay lang sa'yo? Biglang naging masayang tanong niya. Oo, ayos lang talaga kaya huwag ka na mag-alala. Sagot ko. Nag-guilty rin kasi ako kung papaalisin ko naman silang lahat. Pero paano ka magpapahinga? Hindi kasi pwede sa salang ngayon eh. Doon mo pa naman gusto magpahinga kapag ganitong umaga? Ang wika pa ni Charm. Doon na lang ako sa kwarto natin. Itutodo ko na lang ang lakas ng electric fan para hindi masyadong mainit. Sagot ko. Salamat talaga, babe, ha. Ipagluluto kita ng masarap na dinner sa Linggo. Halika na nga sa loob ng bahay at ipapakilala na rin kita sa mga ka-churchmate ko. Ang turan pa niya. Papadudot, yun ang unang pagkakataon na nakita at nakilala ko ang mga kasamahan ni Charm sa kanilang simbahan. At sa totoo lang ay medyo na weirduhan ako sa kanilang lahat. Ibang mga ngiti na ginawa nila nang ipakilala ako sa kanila ni Charm. Parang excited na excited sila na makilala ako noon. Formal na mga kasuotan nila at napansin ko na may ibang lahi rin sa mga churchmate ni Charm. Alam kong medyo naging judgmental din ako ng araw na yon pero mukha po talaga silang samahan ng kulto sa paningin ko. Oo, hindi pa ako nakakakita o nakakakilala ng totoong kulto, Papa Dudut.
Pero ang weird lang kasi nang naging pagbati nila sa aking lahat. Inisip ko na lang na baka matagal na akong nakikwento ni Charm sa kanila. Kaya parang ang saya nila nang makilala nila ako ng araw na yon. Nang makapagpalit nga ako ng damit at makapag-ayos ng sarili ay nagkulong na lamang ako sa kwarto para makapagpahinga. May pasok rin kasi ako sa trabaho kinagabihan ng araw na yon, Papa Dudut. Pero hindi rin kagad ako nakatulog, ang akala ko kasi hindi masyadong maingay ang gagawin nilang pagbabible study. Pero may activity pa na kumakanta silang lahat. Ang iba sa kanila ay may dala pang musical instrument na ginamit nilang pantugtog kasabay ng mga miyembro nilang kumakanta. Para tuloy may banda na tumutugtog sa loob. Kaya pumasok ako kinagabihan sa trabaho na medyo puyat dahil hindi rin ako nakatulog sa buong maghapon sa bahay ko. Papadudot, habang tumatagal nakasapin ang bagong relihiyon si Charm ay mas lalong lumalaki ang pagbabago sa kanyang sarili. Pati kasi ang pananamit at pananalita niya ay nagbago na rin talaga noon. Hindi naman siya mahilig sa long sleeve o mahabang palda pero palagi nang ganoon ang suot niya. Kung makipag-usap siya sa akin ay medyo formal na rin ang mga salitang binibitawan niya. At tuwing magkasama kaming kumain ay tahimik lamang siya at hindi na masyadong nagkukwento. Sinabi niya pa noon na dapat daw ay igalang namin ang pagkain. Kaya hindi kami dapat nag-iingay o nagkukwentuhan sa harap ng hapagkainan. Nakakatawa na nakakainis pero sinunod ko naman ang mga sinasabi niya noon, Papa Dudut. Kesa naman mag-away pa kami sa maliit na bagay na yon ay hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin sa sarili niya. Kaya lang hindi ko maiwasan ang mainis kapag kinukulit na naman niya ako na sumapi sa kanilang relihiyon. Sa nakikita ko pa nga lang na pagbabago sa sarili niya ay naiinis na ako. Ano pa kung sa akin yon mangyari? At hindi ko yata matatagalan na makasama ang mga weird na churchmate ng girlfriend ko. Ang akala ko, Papa Dudut, ako lang ang nakakapansin ng pagbabago sa ugali at kinikilos ni Charm. Pero pati pala mama niya ay napansin na rin yon. Nakapagkwentuhan kami nang minsang dumalaw kami ni Charm sa bahay nila. Naiwan kami sa kusina ng mama niya at habang siya ay nasa loob ng kwarto ng lola niya. Ito na ang kape mo, Eric. Hindi ko nilagyan ng asukal yan kasi alam ko talaga na gusto mo ay mapait na kaping barako. Mabuti naman at naisipan nyo ng dumalaw dito sa bahay. Abay, ilang linggo na rin kayong hindi napapadaan dito. Pag-abot ni tita ng kape sa akin. Nung nakarang linggo ko pa nga po, kinukulit si Charm na magpunta rito. Kaya lang eh, palagi siyang busy. Pagkukwento ko. Sa trabaho ba niya o sa simbahan nila? Tanong niya naman. Sa totoo lang po ay mas busy talaga siya sa simbahan kesa sa trabaho. Hindi na nga po kami masyado nakakapag-date eh. Ang wika ko. Ay naku, alam mo, napansin ko malaki ang pinagbago ni Char mula nang magpa-convert siya sa relihiyon niya. Nagulat nga ako kasi pati ang pananamit niya nagbago na. Mahilig kayang mag-miniskirt yan at sando. Ngayon palagi nakapantalon at mahabang palda kahit na mainit ang panahon. Sana lang ay hindi ka magsawang intindihin siya, ha? Alam ko naman na pati ikaw ay kinukulit na rin niya magpa-convert sa religion na yon. Ang sabi pa ni tita. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako nagsasawang intindihin sa Charm. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo, tita, at magkaiba man po kami ng pananaw pagdating sa simbahan at relihiyon. Ang importante po dun ay naiintindihan pa rin namin ang bawat isa. Ang turan ko naman. Papa Dudut, mabait ang mama ni Charm at magkasundo talaga kaming dalawa. Isa nga siya sa madalas na nanunukso sa amin ni Charm na magpakasal na raw kami nang mabigyan na raw namin siya ng apo. At hindi ko inaasahan na napansin na rin pala niya noon ang pagbabago sa girlfriend ko nang dahil sa relihiyon nito. Akala ko talaga ay nagiging judgmental lamang ako at masyado kong pinupuna
ang pananamit o kilos ni Charm pero pati yon ay napansin din ni Tita. Alam kasi niya na hindi talaga ganon dati si Charm. Pero wala namang kaming magagawa dahil lahat yon ay ginusto ng girlfriend ko. Gusto ko na rin sanang masanay na ganon na talaga si Charm, Papa Dudut. Kaya lang ay nagsisimula na rin talagang maapektuhan ang pagbabago niya ang relasyon naming dalawa. Mula nang magpa-convert siya ng relihiyon ay hindi na kami ulit nakapagbakasyon pa sa malayo. Hindi raw kasi siya pwedeng hindi umaten sa church service o Bible study nila. At dapat daw na palagi niyang inuuna ang simbahan nila kesa sa relasyon namin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay unti-unti na pong nauubos ang pasensya ko sa pag-a-adjust dahil sa relihiyon ni Charm. Dahil nagiging kaagaw ko na yon sa oras at pagmamahal ng girlfriend ko. Paano ko nasabi na naging kaagaw ko na ang relihiyon niya? Kasi mula nang magpa-convert siya ay marami na kami mga bagay na hindi nagagawa bilang magkasintahan, kagaya ng paglalambingan o kahit pa ang maghalikan man lang. Siguro nga ay kababawan para sa iba pero para sa akin kasi ay mas pinapatatag ng pagtatalik ng dalawang tao ang kanilang relasyon at pagmamahalan. Kaya hindi ko na napigil ang inis ko nang tumanggi si Charm na may mangyari sa aming dalawa. Binasahan niya pa ako ng litanya mula sa Bible at pinagmukha niyang mali ang gusto kong mangyari, na isa yung malaking kasalanan. Alam mo Charm, hindi na kita maintindihan. Matagal naman na tayong nagsisex, bakit umayaw ka ngayon? Tanong ko. Dahil kasalanan nga yun, kagad namang sagot niya. Kailan pa naging kasalanan na mag-sex ang dalawang taong nagmamahalan? Muling tanong ko. Kasi nga hindi pa naman tayo kasal. Alam mo Eric, tama na nga ang usapan na to. Hindi mo naman ako maintindihan kasi hindi ka sumasama sa Bible study namin eh. Ang wika pa niya na mas lalo kong kinainis. Talagang hindi ako sasama dahil mga kulto yung churchmate mo. Charm, hindi mo ba nakikita? Binabago ka nila o binabago nila ang buong sarili mo? Ang sabi ko pa. Nagbago ako dahil ginusto ko yon. Alam mo tama sila eh. Hindi talaga tayo bagay dahil makita niyang pag-iisip mo. Sigaw niya sa akin. Kita mo na? Pati ako sinisiraan nila sa iyo. Sinisira nila ang relasyon nating dalawa. Charm, please, imulat mo naman ang mga mata mo. Oo, hindi ako pala simba na tao o palabasan ng Bible pero alam mo na may takot din ako sa Diyos. Marunong akong magdasal, humingi ng tawad at magpasalamat sa Kanya. Git ko naman. Pero hindi sapat yun para marinig ka ng Diyos dahil kailangan mo pa rin umaten ng mga church service at magbasa ng Bible araw-araw. Kailangan mong sundin ang lahat ng ipinag-uutos niya na huwag gawin ang lahat ng bawal. Kasama na doon ang pakikipag-sex bago ang kasal. Eric, mas maintindihan mo ang mga sinasabi ko kung magpapa-convert ka na lang sa relihiyon namin. Pagpupumilit pa niya. Hindi. Hindi ako magpapa-convert sa buwisit na relihiyon niyo. Siguro nga tama ka, tama ang mga churchmate mo na hindi talaga tayo bagay dahil pagod na akong intindihin ka. At ang pananaw ninyo ng mga churchmate mo. Kaya mas mabuti pa na mag-break na lang tayo. Pagpupumilit ko. Papa Dudut, nakipaghiwalay na nga po ako kay Charm ng gabi na yon. Pero lilinawin ko lang po na hindi ko ginawa yon dahil lang ayaw niya na may mangyari sa aming dalawa. Sa totoo lang Papa Dudut, habang tumatagal ang aming pagsasama ni Charm ay hindi ko na natatagalan pa ang pagbabago niya. Yun kasi ang mas lalong gumugulo sa relasyon naming dalawa. Malawak naman talaga ang pangunawa ko Papa Dudut pero si Charm na mismo ang nagiging sarado ang isipan sa mga bagay na pinaniniwalaan nila ng mga kasamahan niya sa simbahan nila. Umalis na rin si Charm sa bahay ko at umuwi na sa kanila Papa Dudut. Pagkalipas ng ilang araw na hindi ko na siya kasama sa bahay ay nagsimula ko na rin siyang mamiss noon. Kaya naman sinubukan ko rin namang makipag-ayos sa kanya, Papa Dudut. Pumunta ako sa bahay nila at unang kong kinausap ang mama niya. Hindi naman ito nagalit sa akin dahil naiintindihan daw nito kung nanibago talaga ako kay Charm. Dahil kahit sila na buong pamilya ay naninibago rin sa ex-girlfriend ko.
para raw itong pastor na naninermon sa loob ng bahay nila tungkol sa mga nilalaman ng Biblia. Nakakaaway daw tuloy ni Charm ang mga kapatid niya lalo na kapag hindi nakikinig ang mga ito sa kanya. Nang makauwi na si Charm mula sa trabaho niya at makapag-usap kami, kaming dalawa, Papa Dudut, ay pinakiusapan ko siya na bumalik na sa bahay at ayusin na namin ang relasyon naming dalawa. Nagkabalikan naman kami, Papa Dudut, pero hindi na kami muling nagsama sa iisang bahay dahil yun ang gusto niyang mangyari. Okay lang naman sa akin dahil hindi lang naman pakikipagtalik ang habol ko sa kanya. Hindi naman kami tatagal ng 2 taon kung hindi ako seryoso sa relasyon naming dalawa. Kaya nga lang mula nang magkabalikan kami noon, Papa Dudut, ay mas napadalas na ang pag-aaway naming dalawa. Masyado na kasi siyang naging cold sa akin at mas pinipilit pa niya na magpa-convert na ako sa relihiyon nila para daw mas maunawaan ko siya at mas mapalapit ako sa Diyos. Kaya hindi na rin tumagal ng 2 buwan ng pagbabalikan naming dalawa. Muli kami nag-break at tinanggap ko na nga noon na hindi na siya ang babaeng para sa akin. Kahit kailan yata ay hinding-hindi na namin maintindihan ang isa't isa dahil sa magkaibang pananaw namin sa buhay at relihiyon. Papa Dudut, ngayon po ay halos 2 taon na akong single. Hindi na kasi ulit ako nagka-girlfriend mula nang magkahiwalay kami ni Charm. Naka-move on naman ako sa naging relasyon namin pero siguro mas ine-enjoy ko lang ulit ang buhay single. Naging toxic na kasi ang relasyon namin noon ni Charm. Lalo na nga at naging magkaiba ang paniniwala namin sa simbahan at relihiyon. Para sa akin, Papa Dudut, hindi naman talaga mahalaga ang relihiyon ng isang tao. Mas mahalaga pa rin yung alam mo sa sarili mo kung paano ka naniniwala at nananalig sa buong may kapal. Palasimba ka man o hindi, ang mahalaga ay alam mo kung paano ang magpasalamat sa kanya. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Eric. Magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay at sa relihiyon. At yun ang pwedeng maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng 2 taong magkarelasyon. Pero para sa akin, Eric, sana ay sinubukan mo munang mas unawain pa ang punto ni Charm tungkol sa relihiyon nila. Sinubukan mo sanang pagbigyan na makita kung ano ang nakikita niya sa kanilang simbahan. Dahil kagaya ng sinabi niya ay hindi mo maintindihan ang lahat kung mananatili kang nakapikit ang iyong mga mata at sarado ang iyong isipan. Pero dahil tuluyan na rin namang natapos ang relasyon ninyo, ay dalangin ko na mahanap mo rin ang babae na makapagbibigay sa iyo ng panghabang buhay na kaligayahan. Muli, nire-respeto po natin sa ating programa kung ano man ang preference natin na paniwalaan at relihiyon na ating pipiliin. Ngunit hindi masama ang mag-obserba. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.